Pinagtrato na ay kinulong pa umano sa bahay ng kanyang mga amo ang isang kasambahay sa Occidental, Mindoro. Ang matinding pananakit na uwi raw sa kanyang pagkabulag. Saksi si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bakas ang mga peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 44 na taong gulang na si LB Vergara. Kailangan na siyang alalayan sa paglalakad dahil bukod sa hinanghina ang kanyang katawan, hindi na nakakakita ang kanyang dalawang mata. Ang mga sinapit ni LB dulot umano ng labis na pangmamaltrato ng dati niyang mga amo sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Kwento ni LB, 2017 nang mamasukan siya roon bilang kasambahay. Makalipas ang 3 taon, nagsimula umano siyang pagbintangan ng mga bagay na hindi naman niya ginawa at pinagbuhatan na siya ng kamay. Yung pong tainga ko, panay suntok-suntok po noong 2020. Tapos po nung ito pong mata ko, ganun din po, sununtok-suntok. Ito po, mga 2022 na po itong kanan ko. Sununtok, ninampas po ng susi na marami tapos sununtok ng babae at ng anak. Nakataka si LB sa bahay ng kanyang amo noong 2021 pero nahanap siya sa barangay hall at iniuwi para ikulong sa bahay. Kinuha pa umano ang kanyang cellphone. Nagpatuloy rin ang pananakit pati sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi po talaga ako tinigilam na saktan niya at pinukpok po ng martilyo. Tapos po pinapalapad po yung kamay ko. Pagkatapos nila ako po barin at pinukpok po itong dalawang kamay ko ng martilyo. Nasagip si LB nitong June 28 ang mga amo niyang mag-asawang sina Jerry at Franz Ruiz. Sinampahan na ng mga reklamong serious illegal detention, serious physical injuries at paglabag sa Republic Act 10361 o Batas Kasambahay. Sa ilalim ng Batas Kasambahay, nakasaad ang karapatan ng kasambahay laban sa anumang uri ng pang-aabuso, physical na pagmamalupit o harassment mula sa kanyang employer. Ginawa sa KLB pwedeng aggravating circumstances ng serious illegal detention with aggravating circumstances of cruelty for long period of time saka resulting to the blindness of LB. Imagine, parehong mata niya, bulag, na napakasakit sa atin. Bukas, nakatakdang ipasuri sa mga eksperto ang mga mata ni LB. Pinatututukan ng Occidental Mindoro LGU sa kanilang Social Welfare and Development Office ang kanyang sitwasyon. Nung nakuha nila, may sariwa pang sugat. So, yun yung nakita natin na dapat tutukan at secondary na lang siguro yung kanilang pangkabuhayan. Ang Social Welfare and Development Office naman sa Mamburao, ipinatawag na ang dating mga amo ni LB. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na kunin ang kanilang pahayag. Sa August 23, nakatakda sa Batangas City Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa mga reklamong isinampa laban sa kanila. Para sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Andrew Bernardo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.